Hi, mga ka-stories! Hello, hello! Yes, and now we're back. So, for today's video, ay ang gagawin namin is i-review namin or ang tawag dyan, magko-comment kami with regards to their... Because we truly value your feedback. Yes, we truly value your feedback so that we can make your experience better the next time. Next time. You order. Ganon. Mga ganon, diba? So, as a customer service or in food beverage industry, so you need to listen to the complaint of the customers in order for your company or for your industry to be better, diba? Kasi customers, not totally are always right, pero they have their opinions and comments para magiging regular sila sa iyo, para babalik at babalik sila sa iyo. So, Albert, if you're watching, please, we want more. Charot, please subscribe to support us. So, ayun na ha. So, what are the different flavors na in-order ko nung the last time? Ay, nung the last time naman. In-order ko. So, we had order for pizzas. First pizza is Hawaiian. Yes, the Hawaiian. Second, so, ito talaga yung pinaka-favorite ko. Yes. Supreme, which is... mamaya na lang, yeah. Diba? So, premium pangalan. Pepperoni. Okay. And then beef and mushroom. Mm-hmm. So, let's start with your Hawaiian because you are the one na nagkain lang. Yes. So, actually, hindi ako masyadong mahilig sa mga... I'm not really familiar with how are you gonna feedback or comment regards to foods, diba? Pero ang gusto ko sa kanila is yung tinapay. As I call them, hindi naman sila nagtatanong yung thin, ano nga ba yun sa... But Albertus is always serving, same. Thin crust. Thin crust. So, hindi sila nag-off-chase ng mga thick. Meron ba silang ganun? Wala. Thin crust lang sila lahat. Oo, yun nga. Yun yung napakasarap niya. Kasi ayoko talaga yung bread na ano, pero depende naman sa'yo kung punta ka ng mga different pizza stores, di ba? Pipili ka ng mga thin crust yung favorite mo. Pero sila, ganito lang talaga yung serving nila. So kaya super sarap siya, hindi nakaka-umay. Kasi minsan ang nakaka-umay is yung bread, di ba? Ang ganda nito is hindi nila tinipid yung pineapple in their Hawaiian, di ba? Tapos meron siyang, ano tayo nito, ham. Ham, and then there are some mushrooms on it. And diba? And then, onion. White onion. So, yan. Tapos, super cheesy din siya, diba? Hindi nila tinipid din. So, super ganda yun nung, super sarap nung Hawaiian pizza nung Albertus. Pero pag nag-order talaga kami ng pizza, si Albert talaga, ang in-order na lagi Hawaiian pizza because it's his all-time favorite pizza flavor. Yes. Pero, we have one favorite in Dubai, diba? Yung sa... Minsan lang siya nagtatry ng ibang pizza. Anong pinain natin ni Ike na pizza? I don't remember. Ano yun na store ba? Calda? No, yung beside the Jollibee in Alin Mall. Ay, Mr. Papa John's. Papa John's, meron silang masarap doon yung spicy, ano nga ba yun? Yung parang may grounded, no? Super mix, may masarap din sa... din yun. May masarap din sa Papa John's, super sarap. So, ang tawag dyan? Shout out to you, Ike. Pa-deliver naman dyan sa Papa John's. Charot. Hello. Ike from yes. And then, next we have the... Supreme. So what's inside the Supreme? It's my second favorite. Actually, my first favorite in Albertus is only beef and mushroom. Ever since nag-college or nung naglabas ng Albertus branch sa Cebu, natikman ko talaga yung beef and mushroom nila, napakasarap. Tsaka ang beef and mushroom nila, magko-complement siya sa cheese at saka sa bread, which is really good kasi nakakabusog na siya dahil yun nga, may meat na, may mushroom pa, may mga gulay-gulay pa, tsaka parang sulit. Kaya ganoon, ang ganda ng flavor ng beef and mushroom. Tsaka yung Albertus kasi parang low-key pizza lang siya, tapos afford na lahat yung pangmasa. At saka yung ingredients nila na ginamit, I am not betting this one, pero parang quick melt cheese lang, hindi mozzarella cheese. Which is okay lang naman kasi yung presyo naman kasi ng mozzarella at saka yung presyo ng isang quick melt ng pizza nila na binibenta nila is mura lang naman. Okay. Pasok sa budget ng isang regular people or normal people. So, at least yan, kahit quick melt lang, masarap din naman siya. Tsaka yung bread nila, maayos ang pagkamasa. Tsaka yung nilagay nilang mga beef or mga pepperoni at tsaka mga ingredients. Hindi tinipin. So, that's what I'm sad, diba? At least, kahit mura siya or chipepay man siya. Ngayon, diba, marami na siyang kompetensya. May mga ibang brand na din na excuse me. Kinuha talaga yung concept ng Albertus. Correct.
Yan, kasi pag college talaga natin, no, yung mga students na pinupuntan every after class or every after activity, Alberto's talaga, di ba? Pang sudyanting presyo, pero mabubusog at nasasarapan ka talaga. Yes, that's what you said, di ba? Tsaka masarap siya pag may soft drinks. Yes, kaya kuha tayo ulit ng soft drinks. And the next? Ito, yung pepperoni. Pepperoni. Hindi ko alam kung anong type ng pepperoni ito, pero okay naman siya, pasado naman siya. Isang slice lang ang kinuha ko. Actually, the least pizza I don't like is pepperoni kasi parang boring siya. Alam ko mahal yung pepperoni, yung original pepperoni, pero napaka-boring ng pizza ng pepperoni. Pero masarap siya sa ibang pizza shop or pizza restaurant or pizza cafe. May mga pepperoni sila sa dessert na pizza na napakasarap. Pero ito sa Alberto's, hindi ko siya masyadong bet. Yung bet ko lang talaga, yung may mga gulay at saka yung may mga meat. Which is, in order ko talaga si Supreme at saka si Beef and Mushroom. Anong ayaw mo dito? Nagdadalawa kasi kami. Ha? Anong ayaw mo sa kanya? Boring siya masyadong. Kasi si puro sila siya pepperoni. Wala siya masyadong kulay at saka hindi siya masyadong masaya. Hindi siya rainbow, di ba? Diba pag magsaserve tayo ng food, dapat talaga makulay or masaya or happy sa mata or appealing siya para naman maganahan kang kumain. Yes. Meng. Kasi pepperoni lang naman talaga siya, diba? Supreme. Supreme. Na, diba? Si Supreme naman ang kinagandahan sosyal. Kasi may pang-olive si Albertus. Si Albertus. Kasi yung olive niya is on the middle part lang. Ganun. Okay, kaya siya naging iba sa Hawaiian. Mahal siguro ang olives ito. Hawaiian at saka Supreme, parang similar lang siya. Ang kinabahan lang yung olives at saka yung bell pepper. Bell pepper at saka olives. Pero kasi may mushrooms yung Hawaiian, di ba? May mushrooms. Yun nga, may mushrooms, onion, pineapple. Yun nga, bell pepper, green bell pepper, and then the olives. Black olives, because there is... I think lahat ng pizza nila ginagawa. Mm-hmm. Yung mozzarella cheese. Baka yan yung ano nila, difference sa ibang mga pizza, ano, di ba? Pero bongga naman talaga kung mozzarella, di ba? Pero minsan yung ibang tao kasi hindi nila bet yung ano, yung... Or baka mix too, na mozzarella, ano, they're just... Quick melt lang talaga yung pizza. Sorry, Albertus. Ganon. Pero masarap yung mga mixed veggies, mga ganon nila, di ba? No doubt, masarap talaga yung Albertus. Yes. Pag wala kang budget, Albertus na lahat. Because we have greenage, ano pa, di ba? Ano, favorite mo? Greenwich naman kasi. SNR. Pero super mahal. Kasi hindi talaga siya pang masa. Lander. Oh, masarap din. Lander's favorite ng mama niya is yung sa Lander. Tapos super laki. Diba? Pero ayoko kasi yung ano, meron ba silang pink crust ang Lander's? Meron pala. Hindi namin na-try. Kasi yung maano pa yung malaki yan yung bread. Pink crust pa. Ganun yung ano. Tingnan yung nalaglag na. Nalaglag na mga ka-stories. So, ayan yun. So, what else can you say? So, if you're going to rate this one on your taste chuchu. So, for me, of course, Hawaiian, I should go for the Albertus 10. 10? I know, of course. I'll just... 10 is the highest, now I'll just give 9. Because, of course, you should give something 1. Point? Yes, for improvement. There should always be room for improvement, di ba, mga kasuris? There's no person or such thing as perfect, charot. Ganun, there should always be room for improvement, di ba? Kasi kapag bibigyan mo siya, palaging sinasabihin yung isang tao or isang bagay na perfect, ganun, doon sa expect siya na wala na siyang mga lapses or mga problems or mga kulang, di ba? So, kailangan lagyan mo ng ibang, ano, kulang or... mababang rate or basta hindi yung perfect para meron siyang chance to improve more, to ano pa tawag dyan, to develop more, di ba? Ang kanyan niya lang sa life, of course. Me, if I'm going to rate this one, parang 8 lang ang Hawaiian. Lahat pala ang quality ng pizza ng Albertus, I can rate it for 8. Akala ko isa-isa. No, lahat na yan. Lahat, so I should go also 8. Dahil? Hindi ko nang kinain talaga yung mga beef and mushroom. Hindi ko bet. Bet ko lang yung ganun. Yung may mga pineapple. Ito, hindi ko nang bet kasi hindi ko bet yung pepperoni taste. Then, ba't ka nag-order? But I will try later. So, super busog ko na kasi naubos. Ang dami ko ng slices na ano. Hindi kasi ako masyadong maramihan kumain. Pero madali ako magutom. So, ganun lang, di ba? Nasabi ko niyan before na I'm an ectomorph type of person, body type. So, mabilis yung digestion ko, mabilis din yung metabolism ko. Pero mabilis nga din ako mabusog.
kaya hindi ako tumataba. Ganon. Ganon lang ang life. So, thank you so much once again for watching, Mako. So, may sasabihin ka pa about sa Alberto. So, if you wanna order, you can just check their Facebook account kasi we tried first in Food Panda. But, here lang sa Cebu ha, kasi we tried in Food Panda, we check, wala sila dun sa Food Panda. No, we check also the Grab, wala din sila sa Grab. So kaya nag-check na lang kami sa Facebook ano yung mga available or ano pa yung open beyond the curfew time. So buti na lang open yung mga malalapit sa amin like Mabolo and the B. Rodriguez. So pinili namin yung Mabolo. So tayo, they are open 24 hours. Pag nakapag-order ka naman eh, meron naman sila. Tapos sabi nila ito, it takes, sabi nila 1.5 hours. Kasi ganyan lang talaga sa food and beverage industry, you need to give an allowance, di ba? Kasi kapag magsabihin mo 30 minutes for waiting, sir, pero nabiyan pala sa sinabi mo, di ba? So dyan ka ma-co-complain. So dapat yung more than the expected time na preparation nyo, di ba? Para hindi ka ma-complain. Kapag nag-yes yung customer, mababalikan mo siya. Eh, nag-yes ka, di ba? So, ba't ka mag-complain? Sabi namin 1 hour and 30 minutes. Nagsabi ka, okay, okay. Tapos, why are you gonna complain, di ba? So, mababalikan nyo siya. Unlike kung babaan nyo yung ganun, kayo yung mababalikan ng customer. And then, insin yan, bibigyan nyo ng complimentary or libre, mga ganun, di ba? So, ganyan lang magtrabaho sa food and beverage industry na na-learn ko lang talaga yung sa mga ganyan na, ano, di ba? And then, some sales also, because I work also as sales in the chocolate. So, ganun lang, mga customers, mga tao. Expert, no? Yes, you just have to adjust to their charot. Mga kagagahan. Mga ka, ano, minsan kasi magko-complain lang yung mga tao para lang mapalibre. Diba? Ganyan yung strategy. Ewan ko lang sa mga Pinoy ganyan. Kasi, parang sabihin nila kasalanan nila, diba? Lapses nila. Ano, malilibre na lang. So, ayan ang mga ka-stories. So, yung mga hindi masyadong social dyan, kaya namin. So, yung kung gusto niyo lang mabusog at masaya sa kainan or sa mukbangan niyo with pizza, you go with Alberto's, di ba? Kasi minsan you go with mamahalin na pizza pero hindi naman kayo magiging masaya sa lasa, di ba? Meron naman yung mga iba naman tindahan dyan. Yeah. Yung mahilig kayo kumain, mahilig kayo mag-food trip, mahilig kayo sa lahat ng mga ganyan bagay. Meron maraming kainan dito sa Cebu na mag-enjoy ka talaga na mura pa. So, explore yung para kung ayaw nyo, huwag nyo yung balikan, puntahan, di ba? True. Huwag nyo yung puntahan yung lead nyo. Kung hindi nyo bet yung foods, huwag na. Pag hindi namin nagustuhan, hindi na kami babalik. Yes. That's it. Ganyan lang yung strategy. Correct. Ganyan lang yun, di ba? So, at least, hindi lang kayo nag-stick sa comfort zone ninyo, di ba? Marami kayong na-try, napuntahan, ganun. Explore. Kaya nga, stories, RC stories. With iba't ibang mga levels of churvaness and kacharchiness. So, welcome to our diary. Yeah, so, again, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated with all our new videos. Yeah, so again, this is from Mel for the hashtag RC stories. And always remember my stories that every gissing is a blessing! Kaya mag-subscribe na! Kung ayaw nyo mag-subscribe, bala kayo dyan. Mamatay na kayo. Charot! So, bye! Bye!